we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Buwasan to siya kabuwasan na yung bagabigat. Maya paabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa niyong makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Ipinagdiriwang ngayong Hunyo ang National Pride Month at kaugnay niyan, makakasama natin si Santi Laino, isang transgender woman at LGBTQ+ advocate. Atin namang kilalanin si Patrolman Elimar Ayuman ng First Quirino Provincial Mobile Force Company na agad rumisponde para magpaanak ng isang ginang. Makakakwentuhan naman natin sa Best Talk si Celine Fajardo to share what excites her the most dito sa Kapuso Network. Mga kapuso, tara na tumungo sa isang pinakasikat na pasyalan sa Bulinao, Pangasinan, ang Cape Bulinao Lighthouse. Bukod sa nakamamangha at lumang structure ng lugar, makikita rin dito ang napakagandang view ng West Philippine Sea na perfect sa inyong selfies. Pero alam niyo ba, ang makasaysayang Cape Bulinao Lighthouse ay itinayo noong 1905 ng tatlong enhinyero, isang Amerikano, isang British, at isang Pilipino. Ito ang pangalawang pinakamataas na lighthouse sa Pilipinas. Ang Lighthouse Tower ay may taas na 30.78 meters at nakatayo sa taas ng 107 meters above sea level. Isang ginang anak sa police mobile sa Quirino. Nag-viral sa social media ang litrato na ito dahil hindi isang kumadrona o doktor ang nagpanak sa isang ginang, kundi isang pulis. Sino ang mamang pulis na ito? Kamakailan, isang kawanin ng pulisya ang sumagip sa nalunod. Ngayon naman, ating pangkilalanin ang isa ring pulis na tumulong naman sa pagpapaanak sa isang ginang sa Quirino. Please welcome Patrolman Elimar Ayuman. Naimbaga bigat, Sir Elimar, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Yes, ma'am. Good morning din po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, dahil ako ya inyong naimbitahan sa inyong programa, ma'am. Nako po, sir. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Unang-una po sa lahat, saludo kami sa inyong kabutihan na ginawa. Pero, sir, yes, ma'am. Ano po pinagkakabalahan niyo ngayon? Ma'am, bukod sa aktibo sa serbisyo, sa pamilya lamang po, ma'am, wala naman po masyadong pinagkakabalahan ngayon, ma'am. Yes, and of course, Sir Elimar, ha, tanong na rin po namin, bakit niyo, yes, po, ma'am, naisipang maging isang pulis? And of course po, maaari niyo po bang i-share sa amin ang istorya ng inyong journey? Yes, ma'am. Actually, ma'am, eh, bata pa lang ako, humahanga na talaga ako sa ating mga kapulisan. Bukod kasi, ma'am, sa napakagwapo at napakaganda nilang pagmasdan na naka-uniforme sila, bata pa lang ako, pangarap ko na talagang maging isang pulis. Kaya kumuha ko ng kursong criminology. At eto nga po, sa inyong pagtulong sa ginang na nanganak, maaari niyo po bang ikuwento sa amin kung paano po yung naging sitwasyon at hindi na po naihabol sa ospital yung panganganak ng ginang? Actually, ma'am, sa sitwasyon ko noon talagang mahirap kasi wala naman akong idea kung paano yung magpaanak, ma'am, talaga. Tsaka hindi ko po kwan, hindi pa lumalabas yung bata
sinasabi na nila sa akin, kasi may tatlo akong kasama doon na dalawang babae tsaka yung asawa niya, na sabi nung isang babae, kahit mga anak ka na dito, ate, sabi niya dun sa Ginang, meron naman si sir na aalalay, sabi niya sa akin. Then pabiro kong sabi sa kanila, naku ma'am, ihabol mo yan sa ospital dahil hindi ko din naman alam kung paano ang magpaanak, sabi sa kanila. Pero Sir Elimar, curious kami, paano niyo po tinulungan ang Ginang na nanganak gayong wala raw po kayong training sa pagpapaanak? Oo nga po ma'am, nung time na sinabi na nung Ginang na lalabas na yung ulo ng bata, nagulat na lang ako kasi talagang totoo na lumabas na yung ulo ng bata, ma'am. Ang ginawa ko na lang, talagang in-assist ko na lang. Then, nung nakita ko lumalabas na yung ulo, yung sabi ko, isang iri pa mother kasi hindi pa totaling lumalabas yung bata. Then, nung last na iri niya, lumabas na nga lahat yung bata. Then, umiyak lang siya ng saglit. Then, natakot na ako kasi hindi ko naman alam yung unang step na gagawin ko. Ang ginawa ko na lang, pinunasan ko yung bata. Then, pinadapa ko, tinanggal ko yung mga may dumi sa buwanga niya na konti. May nag-guide sa akin, tinuturo nung sinasabi nung isang ginang na kasama ko na ibaligtad at tanggalin yung mga dumi sa buwanga. So, ganun yung ginawa ko. Then, binalutan ko na lang siya ng tela, ma'am, para safe pa rin siya kahit maalikabukan, hindi ganun pumasok yung kanina. Ako po, napakabuti ng inyong puso. Ano po yung fulfillment na inyong naramdaman noong nakatulong kayo sa inyong kapwa? Yung fulfillment, ma'am, talagang sa pakiramdaman eh, sobrang saya na pagkatapos mong tumulong sa kapwa na kahit sa maliit na bagay, sobrang sarap sa pakiramdam kahit tinulong mo is parang maliit lang para sa iyo, then ang tingin nila na pag natulungan mo yung isang tao is parang napakalaki para sa kanila yon, yung bagay na yun, ma'am. Panghuli na lang po, ano pong mensahe niyo sa mga manonood this morning? Masasabi ko naman sa mga sugid niyong taga-subaybay, although may mga kapulisan pa rin na hindi alam yung ginagawa kasi may parang kailan lang na mayroong nag-trending about yung sa pulis na pumatay. Ang masasabi ko lang, mas marami pa rin na kapulisan natin na gumagawa ng kanilang sinumpaang tungkulin para proteksyonan at gabayan ng ating mamamayan. Kaya sa ating mga sugid na taga-subaybay at sa ating mamamayan, huwag kayong mawalan ng tiwala sa mga kapulisan dahil mas marami pa rin po talaga ang gumagawa ng kanilang tungkulin na magserbisyo sa bayan. No? Naku, I agree po. Maraming salamat po Sir Elimar ha, at saludo po kami sa inyo. Ingat po kayo! Yes ma'am, maraming salamat din po at mabuhay po kayong lahat ma'am. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang mornings sa GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kapuso, ngayong umaga sa This Talk, let's get to know one of GMA's new breed of stars. She has started appearing in TV commercials and now she's ready to step up as a versatile actress. Mga kapuso, please welcome Celine Fajardo! Masanto si kamusan Celine and welcome back to Mornings with GMA Regional TV! Masanto siya kabuasan sa inyo po dyan sa North Central Luzon. Nako Celine, what is something you'd be happy doing every single day? Something I'd be happy? Yes. The first thing that comes into my mind po is every day, no, kung pwede lang, is to be by the beach. I'd be very happy to be by the beach every day. Yung just admiring the view, the sea,
the shore, ganon. Pero syempre, Celine, ha, what do you recently enjoy doing with your family or friends? With my family, syempre, hindi naman po pwede makapag-beach masyado kasi may pandemic. So ngayon po, what we love to do is dito lang po sa bahay, nanood ng movies, or nag-order ng food. Kasi hindi naman po pwede lagi lumabas, no? So bonding lang po siguro at home. Ganun lang po kami lagi dito. After busying yourself doing various TV and print ads, what excites you about being a Kapuso artist? Siyempre, I'm very excited to be a Kapuso kasi nagsimula po talaga ako sa commercials, no? Sa print ads and TVCs. Pero ibang level na po to pag artista na, you know, lalo na Kapuso. So very excited ako sa mga projects na hopefully makuha ko po soon dito po sa Kapuso Network. Yes naman, I love it. Congratulations. Very excited. Welcome, Kapuso. Thank you. Pero yes, syempre ha, tatanungin na rin namin, ano ba ang ultimate dream role mo? Dream role? Ano po ba? Pwede po ba maging bida kontra bida? Ganun. Yes! Pero, kidding aside, pwede din naman po. Pero siguro dream ko rin po is mag-star sa rom-com. And pwede rin naman po mga action movies. Kung whatever po, I'm very open to whatever possibilities, you know, they give me rin po. Scrolling through your IG account, you seem like a travel lover. Where are your favorite vacation spots dito sa North Central Luzon? Na-stalk niyo na po yung Instagram ko, no? So, nakita... So, if yun nga po sa Instagram ko, makikita niyo, I've been to Vigan, favorite ko po talaga. Gusto ko pong bumalik ulit kasi favorite ko yung empanada, Ilocos empanada. Tapos, sa La Union, syempre. Tsaka, syempre, tag-init na ngayon. Miss na miss ko na rin mag-Baguio kung pwede lang umakyat ngayon papunta dyan, diba? Wow ha! Pero ito, ano na ba yung mga projects na are you currently busy with? Sa ngayon po, yun po, mapapanood niyo po ako sa guesting ko sa NCAA. And at the same time, I'm currently doing workshops for singing and for acting. So after po nun, ayun po, makikita niyo na po ako hopefully sa ating mga GMA shows soon. Naku, abangan ka namin, Celine. And please invite our Kapuso here in North Central Luzon to watch daily Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sa GTV. Yes, hello po sa mga Kapuso po namin dyan sa North Central Luzon. Iniimbitahan ko po kayo manood na NCAA Rise Up Stronger Season 96 sa GTV. And ayun po, I can't wait to see you all soon. Maraming salamat. It's on June 15. Panoorin niyo po yun ha. And sana po mag-enjoy po kayo sa episode na yun. For sure! Thank you very much, Celine! Have a great day! Ingat Thank ka! Thank you! Maraming salamat po. Thank you! Have a great day po! Diyan lang po kayo mga Kapuso. Magbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Itinatas ng LGBTQ+ community ang kanilang bandera ngayong Pride Month. Kabilang sa mga ipinaglalaban ng advocate na si Santi Aspirin Lino ang kanilang karapatan at maiwasan ng gender discrimination. Ano nga ba ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Filipino LGBTQ+ community ngayong may pandemya? Kaugnay ngayong Pride Month, ating makakasama at makakakwentuhan this morning ang isang LGBTQ+ advocate na si Ms. Santi Lino. Naimbagabigat, Santi, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Hello! A warm, vibrant, and dignified morning sa lahat ng mga manonood.
Naku, napakaganda naman ng umaga. Kung kasing ganda mo nakikita tuwing umaga. Kamusta ka naman, Santi? At anong pinagkakabalahan mo ngayon? Well, ngayon, syempre, it's the Pride Month, no? So, busy kami sa pagtulong, lalo na dun sa mga displaced salon workers. We're trying to help them. Kami po sa Ladlad, we're trying to help the elderly sa Home for the Golden Gaze at saka sa mga displaced workers na mga LGBT na nag-work sa salons. Ayan nga, dahil nabanggit mo na nga ang June is the Pride Month, especially for the LGBTQ plus community, ha? What is the focus of this celebration? The focus of the celebration is to be proud and to be out and to fight for equality and inclusion for the LGBTQIQ dito sa ating community. Nako, Santi, ha? Pwede mo bang i-share sa amin ang iyong journey on how you transform yourself? Actually, as a transgender advocate, no, when I started taking hormones to transform myself physically over the counter. And it's very, very dangerous. That's why we educate people na kailangan trans women and trans men who would want to transform or to undergo transition, that they have to consult a professional doctor for their transformation. Because it's very dangerous na for the health of the transgender people na yung nag-over the counter lang sila, taking hormones, it can be very, very dangerous. Nako, ayan mga kapuso, ha, narinig nyo yan. Huwag tayo basta-basta kumbaga magte-take ng kung ano-anong gamot just to change ourselves. Pero Santi, with these changes, paano mo in-embrace yung transformation mo? Sa akin, honestly, I have no, hindi naman ako nahihirapan sa transformation ko because my parents, especially my father, is very, very supportive. So, I think na parang it's very important for trans women or trans men to have the support of their parents. Iba kasi ang dating kapag suportado ka ng pamilya. Yes, I agree. Pero ha, Santi, ito naman, in some instances, may experience ka na ba ng gender discrimination? I was never really discriminated, no. Especially in high school, in the community around me, parang okay lang naman. Hindi naman ako na-discriminate until I graduate in college, na first time kong nag-apply for work sa isang call center sa Manila. And then, of course, during the interview, despite of my credentials, sinabihan ako nung manager, yung nag-i-interview sa akin, na we are so sorry that we don't hire men with boobs. So sinagot ko na lang yung nag-i-interview, ay, dito po ba sa call center niyo, boobs ba ang sumasagot ng tawag? Nako, ang saklap naman yan. Pero of course, nakalipas na yon. I hope ngayon na hindi na ganyan yung pagtrato sa inyo. Nakakaranas ka pa rin ba ngayon ng ganyang mga klase ng pagtrato sa iyo, Santi? So far, hindi naman, no. Comparing it to years ago, that happened last in 2009, mga ganun yun na year. Right now, medyo accepting na yung mga tao ngayon. How do you contribute to the society as an LGBTQ plus member? Sa akin, the best contribution I can give to the community, not only from the LGBTIQ community, but to humanity, is to show them how I love myself. Because sa tingin ko, hindi naman nila tinitignan kung paano mo mahalin o how you serve the community, but how you treat and love yourself. Pero dapat talaga, it's always right to respect everyone kasi pare-pareha tayong tao. Pero Santi, ano ang mensahe exactly. mo? Yes, ano ang mensahe mo sa mga manonood this morning to spread the love and kindness? Yes, before we can spread love and kindness to humanity,
it's very important that we should love and be kind to ourselves first. Diba? Yun lagi ang ano ko ngayon, parang ina-advocate ko, most especially dun sa mga kabataan ngayon na LGBT, especially, specifically to the transgender women ng nowadays, is to love themselves. Very eager akong to solicit external validation. Mm-hmm. And that's why I joined beauty pageants. Na napapabayan ko na yung pag-aaral ko. That was before. So I'm encouraging, most especially yung mga transgender woman, tapusin nila yung pag-aaral nila. Huwag mag-focus lang sa pageant. Huwag mag-focus sa physical na kagandahan just to be appreciated by other people. Yes, I love that. Naku, maraming... Self-love. Yes! Maraming salamat, Sandy, and have thank a great you, day. Thank you, much love. Mwah! Sa panahon ngayon, napaka-importanting magbigay ng pagmamahal at respeto sa bawat isa. At ngayong National Pride Month, hiling ni Santi Laino ang pantay-pantay na pagtrato sa kapwa. Isa namang patunay na buong puso ang kanilang pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Kagaya ni Patrolman Elemar Ayuman na hindi nag-atubiling tumulong sa isang ginang. Nakakwentuhan naman natin sa best talk si Celine Fajardo at abangan ang kanyang guesting sa well-loved GTV Sports Magazine show na Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sa GTV. Mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels. As with the butterfly, adversity is necessary to build character in people. By Joseph Ruthlin. Hashtag Morning Feels. Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay. At welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning, and every morning is a blessing! Mga kapuso, samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Aranesh, buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso! Bye!